Hello mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga nakakapansin na kayo'y paborito ng kamalasan? Mainam po mga bossing ko na alam nyo po lalo na pagdating sa usapin ng pintuan. Dahil maaaring kaya kayo minamalas dahil ang swerte po ninyo ay pumapasok sa loob ng inyo pong tahanan pero matulin din itong lumalabas dahil may mga maling posisyon. Ako po ituturo ko po sa inyo kung ano po ang mga pamahiin pagdating sa usapin ng pintuan kung ano po ang pwede nating ilagay po dyan para makontra ang kamalasan, para magtuloy-tuloy ang pasok ng swerte. Kaya kung kayo pinaniniwala sa mga gatong mapamamaraan, ang video to ay para po sa inyo. Bossing ko ay nakakapansin na ikaw po ay masipag na tao, kayo po hindi nakakalimot magdasal, at napakarami niyo po mga iba't iba mga pampaswerte pero parang minamalas ka pa rin. Mainam na pagmasdang magaling ang mga pintuan po ninyo, baka maaaring meron kayong isa sa aking mga nababanggit na ito ang nagiging dahilan kung bakit ikaw ay minamalas. Unang-una mga bossing, ituturo ko rin po sa inyo kung ano ang pwede niyong ilagay para makontra ang kamalasan. Kung walang kakayahan na baguhin po ito mga bossing dahil ito po ay gawa na at kagastusan po ito, mainam na kontrahin na lang po natin mga bossing. Ano po ba ang mga pangit na posisyon ng ating pintuan na maaaring ito ang nagiging dahilan kung bakit kayo po ay minamalas, lagi may karamdaman, lagi may mga pagtatalo na nagaganap sa loob ng inyong puntahanan, at ganun din po lagi na lang may karamdaman na parang salin-salin lamang mga bossing. Ngayon pa mga bossing, eto na. Kailangan pa mga bossing ko ang ating pong pintuan, yung mismong main door po natin ay hindi katapat ng ating gate, or iiwas nyo rin po sa tapat ng inyong kapitbahay. Kasi minsan, nasa isip po natin mga bossing ko ay sa atin lamang na kailangan hindi tapat yung gate natin, hindi rin tapat yung main door natin. Eh paano naman at kamusta naman ang ating kapitbahay? Baka naman iniwas mo sa pintuan po ninyo pero pagdating sa kapitbahay, tapat na tapat, parang sinukat mga bossing. O huwag yung mag-alala, may pangontra po tayo dyan. Ganun din po mga bossing ko, ang pangalawa ko, halimbawa ang pintuan ninyo ay katapat mismo ng hagdanan ninyong papasok, negative din po yan mga bossing. Ganun din po mga bossing ko, ang pintuan po ninyo ay katapat ng poso ninyo, negative din po yan. Halimbawa kayo po, ang pintuan ng inyong main door ay katapat ay halimbawa ay parang kanal, negative din po yan kasi may butas po yan, bangin po yan mga bossing, malas din po yan. Ganun din po ang pintuan po ninyo ay katapat ng pintuan ng halimbawa ng kwarto, naku malas po yan. Tapos yung pintuan po ninyo ay katapat po ng pintuan ng CR na diretso sa mismong bowl ng aridoro mga bossing, shoot din po dyan mga bossing ko ang swerte. Kasi pag pumasok yan sa inyo pong main door, tapos tapat ang pintuan ng inyo pong CR, tapos halimbawa ito yung CR, tapos ito na yung cubicle po ninyo, yung mismo aridoro. Ayan, tapatan po, malas po yan mga bossing. Ganun din po yung inyong pintuan ng inyo pong main door at katapat po ito ng lababo, negative din po yan mga bossing. Kailangan wala po mga katapat na ganyan. At ganun din po yung pintuan ng main door, katapat na mismong kalan po ninyo, isang malaking X din po yan mga bossing. Ngayon po mga bossing, yan po yung mga pinaka-worst na dapat ay hindi katapat ng inyo pong main door. Dahil yan po maaaring nagiging dahilan kung bakit lagi kayo ay minamahal. Malas. Yung bang sinuwerte ka na pero patikim lamang, hindi nagtatagal ang swerte. Ngayon po mga bossing, para magtagal po yan, subukan nyo po ito. Kumuha po kayo ng isang basong tubig, isang baso, pero hindi nyo pupunuin. Siguro mga gaganyan ang taas ng layo pa sa pinakaapaw. Lagyan ito ng isang kutsarang suka, isang kutsarang asin mga bossing, at lagyan ng piso. Pero ang piso po natin, hugasan po muna ninyo at ito'y patuyuin sa sinag ng araw. Kapag natuyo na po yan sa umaga, ishoot nyo na po yan dyan mga bossing ko sa isang baso na may tubig, ganun din po ang asin at ganun din ang suka at barya. Piso lamang mga bossing. Ilagay nyo po ito sa likod ng pintuan ng inyo pong main door, or mainam na maipapayo ko din po sa inyo pong main door, maglagay po kayo ng halaman para dyan pa lamang po sa may main door, harang na ang mga negatibong enerhiya. Kaya nauso po ang mga plantito at plantita dahil nagtataboy po yan, nilinis yan ng hangin, nagtataboy po yan ng kamalasan. Kaya nauso po yan. At swerte po, ang dulot po niyan, ang tunay na halaman ha, hindi po yung peke, baka naman bumili kayo ng plastic. Meron ako kakilalang ganyan. Siya po mga bossing ko ay
wala siyang time, sinuswerte siya, pero wala siyang time mga bossing ko sa pagdidilig ng halaman. Kaya ginawa niya, nilagyan niya ito ng mga plastic mga bossing ko. Alam niyo po ba, ang plastic na halaman, instead na maging maaliwalas ang inyong kapaligiran, magiging malinsangan po ito. Yan po ay para mape-pressure kayo na para magiging mainitin ang inyong ulo. Kamusta po siya? Naging mainitin ang kanyang ulo mga bossing ko at para ang dami mga problema pinagdaanan. At napasin niya nga po yung pagdating sa halaman na plastic mga bossing ay hindi ganun kagandahan sa loob ng ating tahanan, sa ating pambakuran. Ngayon, pagtsaga-tsagaan nyo na lang, magdilig-dilig ka na lamang po mga bossing ko. Ngayon pa mga bossing, mas mainam na meron kayo sa main door po ninyo ng tunay na halaman. Kung kayo po'y naniniwala sa mga ganyan mga pamamaraan, mainam na subukan nyo po yung gawin. I-maintain na puno po mga bossing ko yung tubig na may suka, na may asin at barya mga bossing. I-maintain ang kalinisan at i-maintain po na may tubig po siya at hindi siya maiiga. Kasi yan po, once na maganda, malinis po siya, tuloy-tuloy ang swerte. Pero once na yan po yung naiga, natuyo na po ang ibig sabihin ng naiga. Kasi may salta rin ako ganyan dati na nagtanong ang mga bossing ko ano ibig sabihin ng naiga. Ibig sabihin ko po na natuyo. Huwag niyo pong hahayaan na matutuyo po yan. Once na yan po yung maganda po yung tubig, malinis po siya, may tubig pa siya at saka suka, okay po yan, tuloy-tuloy ang swerte. Pero once ito ay naiga o natuyo, mga bossing, negative po ang dulot po niyan. Kaya kailangan i-maintain nyo lang po ang kalinisan po niyan. Swerte po yan, mga bossing. Hindi na kayo mamalasin, mga bossing. Ngayon po, mga bossing, kung kayo pinaniniwala sa mag-itong mapamamaraan at naisyo po itong gawin, asya mga bossing, good luck po sa inyo po lahat.